Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Nagsara ang pabrikang pinagtatrabahuhan ni Waldo. Kailangan niya makahanap agad ng trabaho dahil nagdadalang tao ang kanyang asawa. Araw-araw ay umaalis siya ng bahay para magpasa ng kanyang biodata sa kung saan-saan. Pero talagang mahirap makahanap ng trabaho ang taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Magtatatlong buwan na siyang nakatingga pero wala pa rin tumatanggap sa kanya. Waldo, hindi ka pa rin ba nakakahanap ng trabaho? Ilang buwan na lang at manganganak na ako. Kailangan mo na makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Ito ang paalala ni Susan sa kanyang asawa. Dahil hindi pa rin nakakatanggap ng tawag si Waldo mula sa mga kumpanyang inaplayan niya. Kaya nagtatanong-tanong na rin siya sa kanyang mga kakilala at kaibigan kung may alam silang trabaho. Parang karding, may alam ka bang trabaho na pwedeng pasukan? Malapit ng mga anak si Mrs. Pero hanggang ngayon, eh wala pa rin akong nahanap na trabaho. Kailangan namin ng pera eh. Desperadong tanong ng lalaki. Kung okay lang siya pare, pwede kitang isingit bilang trabante sa isang construction na hinahawakan ko. Kaya lang, maliit lang ang kikitain mo. Alok naman ni Carding sa kaibigan. Okay lang pare. Kahit papaano ay may pumapasok na pera. Kailan ba ako pwedeng mag-umpisa? Balik tanong ni Waldo. Bukas na bukas din, pwede ka na magsimula pare. Sagot naman ni Carding. Kahit nagtatrabaho na si Waldo sa construction, ay pinagpapatuloy pa rin niya ang paghahanap ng trabaho. Waldo, balita ko ay naghahanap ka ng trabaho. Kung interesado ka, ay may kakilala ko na naghahanap ng trabante. Ito ang address niya. Puntaan mo lang siya. Ambi ang pangalan niya. Sambit naman ang kakilala ni Waldo. Pinuntahan ni Waldo ang address. Medyo nagtataka siya dahil sa squatter siya napadpad. Pero dahil kailangan niya ng dagdag na mapagkakakitaan, ay pinuntahan pa rin niya ang bahay ni Ambi. Hindi ako ang employer mo. May nagpahanap lang sa akin na trabante. Kaya sinabihan ko mga kakilala ko. Panggabi ang trabaho, mag-aakot ng mga gamit at dadalhin sa bagong bahay na lilipatan ng may-ari. Interesado ka ba? Kung gusto mo, kahit ngayong gabi, eh pwede ka na magsimula. Kailangan nila ng mga tauhan eh. Sasamahan ka sa employer mo para makilala mo magiging boss mo. Sabi ni Ambi. Dahil mas malaki ang matatanggap niyang sahod, ay tinanggap na ni Waldo ang trabaho. Eksaktong alas 11 na ng gabi nang dumating si Waldo sa bahay kung saan sila maghahakot ng mga gamit. Maraming kargador na ang nagsisimulang maghakot nang pumasok siya sa loob ng bahay. Nang makita siya ng kanyang employer, ay tinawag siya nito na lumapit sa kanyang kinaroroonan. Hakotin mo ng lahat ng gamit na makikita mo, tapos ay isakay mo sa truck na nakaparada sa labas. Siguraduhin mong walang maiiwang gamit. Isa-isahin mo mga kwarto, maliban dito sa kwarto na nasa likod ko. Mahigpit na bili ng may-ari na bawal tayong pumasok diyan. Utos ng boss ni Waldo. Ilang beses nang nagpabalik-balik si Waldo sa loob ng bahay. Nang mapansin niya ang itim na t-shirt na may tatak na pulang dragon at itim na pantalon ang suot ng lahat ng mga kargador maliban sa kanya. Lahat sila ay may nakatakip din na itim na panyo sa kanilang mga ilong at bibig. Iyan bang uniform natin? Kailan ako mabibigyan yan? Tanong niya sa isa sa mga kargador. Pag permanenteng empleyado ka na? Sagot naman sa kanya ng kanyang napagtanungan. Ipinagpatuloy ni Waldo ang paghahakot ng mga gamit. Pero hindi maalis sa isip niya ang kwarto na bawal nilang pasukin. Ilang beses na kasi siyang nakakarinig ng malakas na kalabog mula sa loob. Nilingon niya ang kanyang mga kasamahan. Wala ni isang nababahala sa kanilang naririnig. Ang sabi ni boss ay bawal pumasok sa loob ng kwarto.
Pwede naman sigurong sumilip sa bintana dahil wala naman siyang nabanggit na bawal iyon. Bulong ni Waldo sa kanyang sarili. Pasimpleng dumaan si Waldo sa gilid ng bahay para sumilip sa kwarto mula sa labas ng bintana. Mapapasigaw na sana siya ng malakas sa kanyang nakita. Pero naiisip niya na posibleng manganib ang kanyang buhay. Kaya mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig. 5 katao na nakatali ang mga paa at kamay ang kanyang nakita sa loob. May takip din sa kanilang mga bibig na pumipigil sa kanilang paghingi ng saklolo. Mukhang isang pamilyang nasa loob ng kwarto. Nang mapansin siya ng isang di katandaan na lalaki, ay agad siyang bumulong malapit sa bintana. Huwag kayo maingay dyan, baka saktan nila kayo. Aalis muna ako sandali. Hihingi ako ng tulong. Bulong niya. Nagmamadaling lumabas ng gate si Waldo nang batiin siya ng kanyang boss. Saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. Ihing-ihing na kasi ako eh. Kaya lang may tao pa sa banyo. Sa poste na lang sa labas, ako iihi. Pagsisinungaling ni Waldo. Matinong trabaho ang inahanap ni Waldo. Hindi niya lubos akalain na hindi pala bilang kargador ng lipat bahay ang kanyang napasukan kung hindi bilang isang magnanakaw. Kahit kipit sila mag-asawa, ni minsan na hindi sumagi sa isip niya na kumapit sa patalim kaya imbis na ituloy ang paghahakot ng mga gamit, ay nagpunta si Waldo sa pinakamalapit na presinto para magsumbong sa mga pulis. Sa tulong ni Waldo ay nahuli ang nakakakilabot na grupo ng mga magnanakaw na kilala sa kanilang lugar bilang Red Dragon Robbery Gang. Nasagip niya ang buhay ng isang pamilya. At bilang gantimpala ay kinuha siya ng pamilya bilang permanenteng empleyado sa kanilang kumpanya. Sila na rin ang sumagot sa lahat ng gastos sa panganak ng kanyang asawa. Hindi niya lubos akalain na sobrang yamang pala ng mga ito. Kaya binigyan din siya ng pampuhunan si negosyo at binigyan ng malaking bahay upang tulong na sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng mga ito. Kayo, ano bang masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba, dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamboxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless po sa inyong lahat. Peace out.